Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid at nawa tayo po ay nasa tamang puso ngayong gabi sa ating pagkikinig ng salita ng Panginoon. Nais ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Acts chapter 3 verse 1 to 10. Bagamat isang kabanata po ang ating pong tatalakayin o pagkukunan ng aral, basahin lamang natin ang verse 1 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi. Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanik sa templo sa oras ng pananalangin, na ikatlo ng hapon. At may isang lalaking lumpo mula pa sa pagkapanganak. Ang noon ay ipinasok. Araw-araw siya ay inilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro, kasama si Juan, ay sinabi, "Tignan mo kami." Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak at kinto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret, tumayo ka at lumakad ka." Kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya itinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga buong buo. Siya ay lumukso, tumayo at palakad-lakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila. Tumalakad, lumulukso, at nagpupuri sa Diyos. Nakita siya ng lahat ng tao na lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila na siya ang dating nakaupo at namamalimo sa pintuang maganda ng templo. At sila'y napuno ng pagtataka at pagkamangha sa nangyari sa kanya. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, ang iyo pong biyaya at kahabagan sa amin, ang siya magbigay sa amin ng kaunawaan ng inyong mga salita upang makita namin ang iyo pong kadakila at kagandahan, kabanalan at makita namin ang aming pong mga pagkukulang, ang aming katapusan at kahinaan. At nawa, ito po'y aming ilapit sa inyo upang tumanggap ng kalakasan nagmumula sa inyo. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nakaraan na ang mahal na araw, Kuwaresma, at nakita natin marami pong mga nagpenitensya. Talagang sadya ang ipinakita po sa video at lahat ng tao ay nakakapanood dito. Alam niyo, nakakatawa pong isipin na kailan lamang itong mga nakaraang taon wala pong TV. At kung ikaw gustong manood ng TV, kailangan mga kapitbahay ka pa upang makapanood at masaksihan mo ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ngunit ngayon, hawak na natin ang cellphone at maaari natin panoorin at saksihan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran at tayo mismo ang makakapaniwala at makasasaksi sa katotohanan ng ating natunghayan. Maaaring mapanood mo ay pawang fake news o di kaya naman mga lehitimong mga balita. Lahat tayo nagre-respond kung ano ang ating nakita at kung ano ating nasaksihan. Ang Biblia ay naglalakad sa atin ng mga katotohanan at hindi kailanman fake news. Higit pa ito sa cellphone na hawak natin, higit ito sa mga videos na ating napapanood sapagkat mismo ang salita ng Diyos pinatunayan ng Diyos na ito po ay ating mapangahawakan. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ganito ang sinasabi, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.
Biblia po, mga kapatid, ang siya makapagbibigay ng pangangailangan ng lahat ng tao na hindi maaaring maibigay ng anumang video o cellphone na ating nakikita. Sapagkat itong salita ng Diyos ay sinaksihan ng mga kinasihan ng Diyos ng mga tao. Maari tayong tumugon patungo sa buhay o maaaring tumugon ng tao patungo sa kamatayan. Nasuriin natin ang isang kasaysayan dito na ating binasa. Ito'y may kaugnayan sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Dito po pangyari ito, ilang araw lamang ang lumipas ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano ang nagagawa nito sa mga tao? Ano ang mensahe? At ano ang tugon ng mga tao dito sa muling pagkabuhay? Mula sa kasulatang ito na ating nabasa, mga kapatid, suriin natin, una, ang pagpapagaling sa taong lumpo. Ikalawa, ang pangangaral ng lingkod ng Diyos na si Pedro. At ang pangatlo ay ang tamang tugon natin sa kasaysayang ito. So una, titingnan natin at suriin ang kagalingan ng isang lumpo, isang pilay, mga kapatid. Napansinin natin na dito po sa pangyaring ito, ang sabi sa verse 2, may isang lalaking lumpo mula sa pagkapanganak. Ang noon ay ipinasok. Araw-araw siya inilalagay sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Now, itong taong ito, mga kapatid, na isang lumpo, isang pulubi, ay sa araw-araw mayroon siyang inaasahan. Umaasa siya ng tulong, awa, at limos sa mga taong tumitingin sa kanya. Siya isang pilay mula sa pagkabata. At siya inihihiga sa pintuan ng templo na maganda. At yan po ang kanyang kalagay. Umaasa ng limos sa mga tao. Ganon din po ang kalagayan ng lahat ng tao. Tayo po ay nilalatag sa mundong ito. At ayaw mo man aminin o hindi, tayo po ay naglilimos din ng biyaya ng Diyos na kadalasan hindi natin nakikita. Kaya nung makita niya sina Pedro at Juan na dumarating, umaasa siyang makatanggap mula sa kanila. Anong kanyang inasahan? Yung ayon sa kanyang pananaw lamang, material, physical. Ngunit, dito po sa pangyaring ito, mababasa natin sa verse 3 hanggang 6, higit pa sa kanyang inasahan ang kanyang matatanggap. Sapagkat dito sa kanyang inaasahan kina Pedro at Juan ay marinig niya ang pangalang Jesucristo. Marahil alam niya ng tungkol kay Jesucristo. Nabasahin natin verse 3 to 6, ganito sabi. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro kasama ni Juan ay sinabi, "Tignan mo kami." Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. Ngunit, sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin, ang siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga-Nazareth, tumayo ka at lumakad." Nung marinig niya ang sinabi ni Pedro, wala siyang maasahang pilak o ginto. Wala siyang matatanggap ito sapagkat itong si Pedro Juan tapat lamang niyang nilang ipinahayag kung ano ang kanilang kaligayan, ang kanyang kalagayan. At tapat din na kanyang ibibigay ang kanilang tinataglay. Mga kapatid, sana ganun po ang mga mangangaral na hindi ipinapakita ang kanilang galing, hindi ipinapakita ang pangako na mayroon silang ibibigay, kundi katapatan ding ibahagi lamang nila ang kanilang taglay na walang iba kundi si Jesucristo. Kaya ano po nangyari? Ang sabi po sa verse 6, ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong binibigay sa pangalan, binibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret, tumayo ka at lumakad." Nag-utos itong si Pedro na sa pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret, tumayo ka at lumakad. Now, narinig na nito ng lalaking ito marahil ang pangalan ni Jesucristo. Pero ngayon, napakalinaw na sa pamagitan ng pangalan ni Jesucristo, siya po'y pinatatayo ni Pedro.
Pero hindi po siya pinabayaan sapagkat ang sabi sa verse 7, kanyang hinawakan siya sa kanang kamay. Na alam natin, pilay itong taong ito, lumpo ito sa matagal ng panahon mula pagkabata. Inutusan ni Pedro na siya'y tumayo, ngunit hinawakan ng kanyang kamay, inalalayan siya. Pinadama rito ni Pablo, ni Pedro, ang kanyang habag at ang kanyang awa na mayroong pong gawa. Hindi lamang pawang pananalita. Hinawakan niya sa kanang kamay upang itindig ang taong ito, upang tumayo at lumakad in Jesus' name, ang sabi sa verse 6. Itong taong ito ginawa niya sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret na siya po ay tumayo. Sa pamamagitan ng awtoridad ng pangalan ng Panginoong Hesus na siya magpapagaling sa kanya, ginawa niya ito. At ano nangyari? Siya nga po ay gumaling. Ang sabi sa verse 7, kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya itinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Akalain mo yun? Nung marinig ng lumpong ito sa matagal ng panahon niyang nakaratay sa pintuang maganda, narinig niya ang otoridad mula sa pangalan ni Jesucristo na siyang nag-inutusan siya ng isang mangangaral na tumindig in the name of Jesus. At siya po'y talagang nadama niya, naniwala siya, dama niya na lumalakas ang kanyang paa at ang kanyang mga bukong-bukong. Agad siyang gumaling. Ang kagalingan niya ay kompleto. Ang sabi sa verse 8 hanggang 10, siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templo, nakasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Nakita siya ng lahat ng mga tao na lumalakad, nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila siya. Siya nga ang dating nakaupo na namamalimo sa pinto maganda ng templo. At sila'y napuno ng pagtataka at pagkamangha sa nangyari sa kanya. Ano nangyari? Nung madaman niyang lumakas ang kanyang mga paa at lumakas ang kanyang bukong-bukong, aba, lumukso siya. At pagka lukso niya, tumindig. Bakit po? Dahil ang sabi nga sa verse 7, lumakas ang kanyang mga bukong-bukong, ang kanyang mga paa. Dito siya ngayon, lumukso. Ang sabi sa verse 8, siya'y lumukso. Hindi mapigilan ang kilos ng taong ito sapagkat daman niya talaga ang katotohanan na sa pangalan ni Jesucristo na kanya ngayong sinampalatayanan ay nangyari ang himala. Kaya naman siya tumayo, nagpalakad-lakad, pumasok siya sa templo, nakasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Kaya lahat na nakakilala sa kanya ay talagang namangha. Ang sabi sa verse 10, nakilala nila siya. Nakilala nila na siya nga ang dating nakaupo at namamalibo sa pinto ang maganda ng templo. Marahil talagang sumisigaw siya, nagpupuri sa Diyos sa loob at labas ng templo at nagtataka ang mga tao, sino mo itong maingay nito? Pero tignan nila, nakilala nila siya na siya nga yung lumpo na namamalimos, nakaratay doon sa may magandang pintuan ng templo. Ngayon ay nagpupuri sa Diyos. Hindi siya maampat, hindi siya mapigil talaga. Kaya ngayon, mga kapatid, ang mga tao talagang nagulat at nagalak kasama niya. Kailan lamang ngayon, marahil lahat yung mga nagpenitensya, mga kapatid, na sinasabing naniniwala sila sa Diyos at inaalay nila kasamang lumalakad kasama ni Kristo ang kanilang pagpipenitensya, ngayon po sila'y nasa ospital, sugatan, nilalagnat, nangihina dahil wala pong himala. Hindi po yun ang kanilang mata. Kailangan lamang nilang tumingin kay Kristo at sila'y pagagalingin. Sila po ay magkakaroon ng bagong buhay. Ngayon, sa pangyayaring ito, mga kapatid, na mayroon pong gumaling sa pangalan ng Panginoong Hesus, suriin natin ang pangangaral ni Pedro. Sapagkat hindi nagpabaya si Pedro rito na sa kanyang katapatan na sila'y walang pera, ngunit mayroon silang kanyang maibibigay sa pangalan ni Jesucristo, tumayo siya, nangaral itong si Pedro. Ito ang sabi sa verse 12 hanggang 16, basahin natin. Nang makita ito ni Pedro, nagsalita siya sa mga tao. Kayo mga Israelita, bakit ninyo ito kinamamangha?
Bakit ninyo kami tinitignan na para bang sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay ang napalakad namin siya? Napansin natin. Nangangaral ito si Pedro ngayon. Ginamit niya ang pagkakataon upang sila po ay kausapin. Sapagkat hindi po nagtagal, hindi po katagalan lamang, iba po ang kilos ng mga taong ito. Ginamit ni Pedro ang pangyayaring ito, isang buhay na patotoo kung paano sila dapat lumapit at sumampalatay kay Kristo dahil sa kanilang kasalanan ito ng karaan. Makikipapansin natin si Pedro rito, hindi tinataas ang kanilang sarili. Kami mga alagad, kami mga lingkod ng Diyos, makinig kayo. Kailangan kayo makinig. Hindi po, hindi na itinaas ang kanilang mga sarili. Kundi ipinaalam sa mga taong ito ayon sa kasaysayan, ayon sa present situation, kung ano ang kanilang nagawa sa nakaraan. Sapagkat itong mga taong ito, sila yung mga taong kailan lamang sumisigaw, ipako sa krus, ipako sa krus, ipako si krus. Para silang walang anumang damdamin sa ginawa nila, nakalimutan agad nila ang karumal-dumal nilang ginawang kasalanan laban kay Kristo. At ngayon nakita nila na sa pangalan ni Kristo, gumaling ang isang lumpong ito. Parang walang nangyari sa kanila, mga kapatid. Kaya nga ito, ginamit ni Pedro sa buong katotohanan ang pangyayaring ito tungkol po sa Ebanghelyo, tungkol po sa kasaysayan. At mismong binalik pa ni Pedro ang background ng kanyang pangangaral upang makita ng mga taong ito na sila po'y makasalanan, ginamit niya ang lumang tipan. Ang sabi sa verse 13, niliwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng ating mga ninuno, ang kanyang lingkod na si Jesus. Ang sabi po rito, pinakita nito ni Pedro kung paanong niluwalhati ng Diyos yung si Jesucristo na kanilang ipinako. Kinilala pa nila na itong Diyos na sinasamba ni Abraham, sinasamba ni Isaac, sinasamba ni Jacob, siya rin yung Diyos na nagbigay luwalhati sa lingkod niyang si Jesus. Nang sabi ni Pedro na inyong ibinigay at inyong itinakwil sa harapan ni Pilato. Tinyong kausap ni Pedro ito yung mismo mga taong nagpapako kay Kristo at mismo mga taong humatol kay Jesucristo laban o sa harapan ni Pilato. Bagaman ang sabi po sa verse 13, bagaman siya'y nagpasyang pawalan siya. Bagamat si Pilato nagpasya na pawalan si Jesucristo, ngunit nagpumilit ang mga taong ito. Kaya sinasabi ni Pedro, hindi sa aming kapangyarihan tumayo at gumaling ang taong ito. Huwag nyo kaming tignan. Ang tignan ninyo, yung inyong pagkukulang kay Jesucristo na kailan lamang inyong isinisigaw na ipako sa krus at inyong pinipilit na ipako at patayin, bagamat nais ni Pilato na siya'y pakawalan. Ang sabi nga sa verse 14, ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid at ang inyong hininging may pagkaloob sa inyo ay ang isang mamamatay tao. Sino yun? Si Barabas. Pansin ninyo, mga kapatid, ang pangangaral ni Pedro rito upang ang tao ay magsisi sa kanilang kasalanan, upang ang tao ay maligtas sa kaparusan ng kanilang kasalanan, ipinamukha rito ni Pedro ang kanilang ginawang kasalanan. Nabatay po sa salita ng Panginoon. Hindi po ngayon na kailangang yumaman ka, kailangang umasenso ka, kailangang pagpalain ka, panay gospel, prosperity gospel at mga pinapangaral na mga ngaral ngayon at medyo inuuto-uto ang mga tao para wag masaktan, para wag silang umalis sa iglesia. Eh, hindi po yan ang tamang pangangaral. Ang tamang pangangaral, ipaamukha sa mga tao kung ano yung kasalanan ginawa nila. At dito, inilalatag ni Pedro rito, anong pipiliin nyo ngayong pinatay nyo na si Jesus? Kayo ba'y magpapatuloy sa ganitong kalagayang kasalanan na ngayon hindi nyo nadadama? O inyong piliin itong ipinapangaral ko na kailangan magsisi kayo at tanggapin si Kristo? Sapagkat sa panahon po sa lumang tipan, ganun din pong ginagawa ni Moises na inilalatag niya ang kamatayan at ang buhay.
Tingnan niyo sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20, ganito mangaral si Moises sa mga taong makasalanan, lumalabag sa Diyos at rebelde sa Diyos. Ang sabi ni Moises sa Deuteronomy 30:19, tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa, kaya't piliin mo at ng inyong binhi ang buhay upang ikay mabuhay. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, sundin mo ang kanyang tinig at manatili ka sa kanya sapagkat ang kahulugan niyon sa iyo ay buhay at haba ng iyong mga araw upang matirahan mo ang lupaing ipinangako ng Panginoon na binibigay sa iyong mga minuno kina Abraham, Isaac at Jacob. At itong pangangaral ni Pedro, inilaan niya, inilabas niya ang kanilang matinding kasalanan upang sila makapamili ng pagsisisi pa o manatili sa kanilang kasalanan tungo sa kamatayan. Sapagkat ang sabi ni Pedro, ihingi niyo ang isang makasalanan imbis na piliin ninyo si Jesus. Ito po yung nangyari sa Luke chapter 23 verse 18 hanggang 25. Ganito ang sabi. Subalit silang lahat ay sama-samang sumigaw, alisin ang taong ito, palayain si Barabas para sa amin. Ito isang taong na bilanggo dahil sa isang paghimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay ng tao. Si Pilato'y muli nagsalita sa kanila na kagustuang palayain si Jesus. Subalit sila'y nagsisigaw, ipako sa krus, ipako siya sa krus. Yun ang kanilang ginawa. Ngayon, inilalantag ni Pedro sa kanyang mensahe na makita ng mga tao kung gaano katindi ang kanilang kasalanan at kung gaano lang kailangan ang buhay mula kay Jesus. Kaya ang sabi ni Pedro sa verse 15, inyong pinatay ang may akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, mga saksi kami sa bagay na ito. Imbis na palayain si Jesus, inyo pang ipinatay. Yung may akda ng buhay. Mas ninais ninyong ipako ang prinsipe ng buhay. Sa panahon natin ngayon, ninais ng mga tao na gawin nila ang sariling paraan at magmalaki sila na sila'y magaling. Imbis na kanilang panghawakan at sampalatayanan ang prinsipe ng buhay. Maging sa mga mangangaral ngayon, mas pinipili nilang sila'y hangaan sa kanilang mga masasarap, matatamis na panghuhusat at pananalita, imbis sabihin ang totoo ng kasalanan ng mga tao upang makita nilang kanilang pagkamakasalanan at maging matamis sa kanila ang pagliligtas ni Kristo. Hanggang sa panahon natin ngayon, may mga pinipili ang mga tao. Ang pinipili nila ay ang kamatayan imbis ang buhay. Tanda natin, ang pangangaral dito ni Pedro ay mayroon pong pagtuturo. Basahin natin verse 17, at ngayon, sabi ni Pedro, mga kapatid, nalalaman kong ginawa ninyo iyon sa inyong kamangmangan tulad ng inyong mga pinuno. Nagtuturo si Pedro rito na bagamat sumisigaw silang ipako siya sa krus, ipako siya sa krus, ginawa nila ito sa kamangmangan. Bakit po? Sapagkat karamihan sa kanila, sunod-sunduran lamang kung ano sinisigaw ng ibang tao. Dito ay pinapayag ni Pedro upang malaman ang kanilang kahangalan, ang kanilang foolishness, tulad ng kanilang mga ninuno. Ang mga ninuno na mumuhay sa tradisyon. Hanggang ngayon, sinusunod nila ang tradisyon. At ang karunungang ito, ang pinagmamalaki ng mundo. Ang karunungan ng tao ngayon, ang kanilang kataasan ng edukasyon, ang pinaglalaban nila na ito ang kanilang kaligtasan. Kailangang ma-educate ang mga tao upang umasenso o umunlad. Mga kapatid, alam niyo po yung katalinuhan ng mundo o karunungan ng mundo, ang siyang pag-asa natin dito, mga kapatid. Alam niyo, itong sabi sa 1 Corinthians 2:8, walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutan ito ang nakaunawa nito. Sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Nakita nyo? Kung ang pinagmamalaki ng tao rito ay karunungan, kaalaman, edukasyon, mga kapatid, bagamat kailangan natin,
Pero kung yan ang pinangawakan ng mga taong ito na dito sila maliligtas, dito asensyon nilang buhay, sana hindi nila pinako si Jesucristo sapagkat ang karunungan ng tao ay kangalan kumpara sa Diyos sapagkat ang kangalan sa Diyos ay kaligtasan ng tao. Kaya nga mga kapatid, kailangan nilang magsisi ngayon. Kailangan mo magsisi ngayon. Kailangan mo itong malaman. Tingnan niyo sabi sa verse 19 to 21. Ang sabi ni Pedro, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Anong ginawa ni Pedro? Ipinamukha niya ang kabigatan ng kanilang kasalanan. Pinatay ninyo ang may akda ng buhay. Mas pinili ninyo ang kamatayan kaysa buhay. At bago niya inilahad ang napakatamis na alok na pagsisisi upang sila'y mapatawad. Ganyan po ang totoong pangangaral. Hindi pagpapakita ng galing husay, pag-expound ng mga history, mga background. Kailangan dito yung tumbukan na kinakausap ang nakikinig tungkol sa kanilang sarili at tungkol sa kanilang kaligtasan. Hindi pagmamagaling ng mga ngaral. Si Pedro hindi niya ginawa yun. Kundi ibinigay niya kung ano yung taglay nila. Kaya ang sabi ni Pedro sa verse 19 sa ating text, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang ang mga panahon ng kaginawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon at upang kanyang suguin ang Kristo na itilaga sa inyo, si Jesus. Siya'y dapat manatili sa langit hanggang sa mga panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na sinabi ng Diyos noong una sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na mga ngaral o propeta. Mga kapatid, lahat ng ito ay inihula at pinangaral na ng mga propeta. Siglong taon na ang mga lumipas. Mga siglong taon na. Verse 22 to 24. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Pakinggan ninyo siya sa lahat ng bagay na sasabihin niya sa inyo. Ang bawat tao na hindi makikinig sa propetang iyon ay lubos na pupuksain mula sa bayan. At ang lahat ng mga propeta mula kay Samuel, ang mga sumusunod sa kanya sa dami ng mga nagsalita ay nagpapayag din tungkol sa mga araw na ito. Labis-labis po ang pangangaral. Hanggang ngayon ipinapangaral na ang mga tayo magkaroon ng buhay, magpasakop sa kalooban ni Kristo sapagkat kung taglay nila ang Panginoon sa Kristo, sila po ay magkakaroon ng kaligtasan. At itong sa panahong ito, sa pangangaral ni Pedro, sila po yung may unang pagkakataon upang sila'y maligtas. Verse 25 to 26, kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipan na binigay ng Diyos sa inyong mga ninuno na sinasabi kay Abraham at sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Nang piliin ng Diyos ang kanyang ingkod, siya ay kanyang unang isinugo sa inyo upang kayo'y pagpalain sa pamamagitan ng pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga kasamaan. Alam niyo, kung ikaw unang tagapakinig at nakikinig na unawaan mo ngayon, ikaw po ay isang taong binigyan ng unang pagkakataon upang maligtas. Mga kapatid, ano pong mensahe rito sa pagpapagaling sa isang taong lumpo? Pagpapagaling sa pagkalumpo mo sa kasalanan. Kailangan mong maligtas at huwag nang maniwala at sumunod sa mga tradisyon. Taglay natin ang mga mata ng mga saksi tungkol kay Jesucristo na si Jesus po ay nabuhay at nabubuhay magpasawalang hanggan. Siya pa rin ang may kontrol ng buhay. Siya pa rin ang kailangan natin. At yan ay nakapaloob sa banal na kasulatan. Saksi tayo rito. Tulad tayo ng mga tao nakatingin sa video sa ating cellphone, nakikita natin at maaari tayo mag-response, maniwala o hindi. Ngunit ang sino mang maniwala sa banal na kasulatan, alam natin siya may buhay na walang hanggan. Bagamat hindi natin makikita si Jesus ni ang kanyang mga ginawang mga himala, maaari nating matiyak ang kanyang muling pagkabuhay sapagkat yan po ay mababasa at makikita natin sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng mata ng mga saksi, ito'y kanilang ipinahayag sa atin kasaysayang hawak natin ngayon.
Kaya, ano pang hinihintay mo? Pagsisihan mo na ang iyong kasalanan. At para doon sa mga ngaral, matuto tayong mangaral si Kristo ang ating papangaral at hindi ang ating sarili, hindi ang ating galing, hindi ating husay. Marami pong nangangaral para ipakita lamang kanilang kahusayan. Hindi po nila layunin na sila'y mangangaral upang maligtas ang mga makikinig. Mali po, kailangan po tayong mangangaral. Mahusay ka man o hindi, pero saksi ka sa katotohanan upang ang mga tao ay magising sa kanilang kasalanan, makita nilang kanilang pagkamakasalanan at makita nilang pagkakataon sa kanilang pagsisisi sila'y makatanggap ng kapatawaran at kaligtasan. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Tunay, kami tulad ng mga lumpo na nakaratay sa mundong ito na naglilimos ng iyong biyaya. At salamat po sa mga mangangaral na iyo pong isinusugo upang muli kaming gisingin sa aming kasalanan nang sa ganun makita namin ang aming kawalang pag-asa maliban na kami po'y sumampalataya at magpasakop sa kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.